Within the week. Ano pong meron? Like, Malalaman namin kung sino mga ka-text nila at anong nangyayari. Kakalkalin ng NBI o National Bureau of Investigation ang mga gadget ng mga person of interest sa kaso ni Dasira. Susuriin ngayon ng NBI o National Bureau of Investigation Digital Forensic Team ang data sa mga cellphone ng mga persons of interest kaunay sa kontrobersyal na pagkawala ng flight attendant na si Cristina Dasira. Pahayag ito ni Justice Secretary Minardo Guevara matapos ang isinasagawang forensic examination sa labi ng 23 anyos na dalaga. Nabati kay Guevara na magsasagawa na ang forensic team ng examination sa mga mobile phone ng mga suspect para matukoy ang mga naging usap-usapan sa pagitan ni Dasira at ang mga person of interest bago ito matagpuang mawala. Nauna nang isinailalim sa polygraph test o lie detector test ang dosis sa mga persons of interest upang magkaroon na ng linaw ang investigasyon ng NBI. Nabatid na isa sa mga tinitingnang angulo sa pagkawala ni Dasira. Narito, panoorin natin ang panayam kay NBI Director Ferdinand Lavin. Digital forensic. Wala pa kasi depende kung kailan i-turn over. Meron ditong mahalagang procedures that we observe, lalo na yung chain of custody. Kailangan ang kumuha nito yung aming agent. In the case of specimen, kailangan yung kumuha nito yung aming chemists. Hindi pa pwedeng kung sino-sino lang. Ano po ang target natin sa digital forensics ulit? Ano ang purpose? We hope that we can finish that within the week. Hopefully within the week. Ano pong meron? Like, Malalaman namin kung sino mga ka-text nila at anong nangyayari. So, hindi kasama yung video kasi parang delete. Well, that's considered, taken all together, we have to authenticate the video. Ito ba yung tamang video? Ito ba ay hindi ito na subject sa splicing? Ito ba ay buo? So, everything will be considered. Sir, may narinig kami, tatayo ng star witness itong si 13, PI 13, tamang po ba yun, sir? I am not privy, I have not gone over the statement of person of interest number 13. About 2009, kasi diba nakausap niyo 2009, 2010, how about 2009, isang room pa na 2009. I understand they were already issued subpoena. They were already invited. I'm not privy on their cooperation because remember that they were earlier charged before the Makati Prosecutor's Office. Sir, I think the third room, yung third room ang sinasabi niya, di ba meron po 2209, 2207, 2009, yung other rooms. I am not privy also, but there are efforts by the NBI to reach out to the occupants of 2009. Sir, po sa forensic, tapos na rin ba yung pagkalatang investigation? Hindi pa. Okay. Sir, ano yung sa, can you share with us yung konti lang sa statement itong 12? Ano pong sinabi nila na common factor? Ang kanilang statement taken individually, question and answer type. So, hindi ito yung blanket statement na pare-pareho ang sasabihin. Although I have not gone over all the statements, but they are being evaluated by our death investigation agents in relation to the polygraph. Mm-hmm. Base sa mga sinasabi nila, sir, talagang may inuman doon? Hindi ko pa masabi, hindi ko nabasa pa yung kanilang statements. I have to go over all of the statements. Sir, maliban sa 12 person of interest, meron pa ba kinaasang lilitaw? We're still calling on all the persons of interest, if they want to cooperate, very much like the last time we made the call and one asked to be fetched and we had to fetch him in respect of our call to secure him, to make sure that he is safe. He is in Manila, he is cooperating. His statement has just been taken by our agents. We hope that something good will come out of the from their cooperation. Sir, last na ba tong si number 13 sa 2207 o may expect ba tayong darating? For 2207, hindi ko masabi. Hindi ko na rin masabi yung sa 2209 if they are going to heed our invitation. Kumbaga sir, sa 2207, talaga bang 13 lang yung persons of interest natin?
That's my understanding. 13 yeah. So wala nang inaayos. That's my understanding, yeah. I hope we have already accounted for all the occupants of 2207. Tapos na lahat, sir, ang questioning, ang drug test nitong 12. Ito na lang isa ang kulang? Yes, yes. Ito na lang isa yung kulang. Kamusta yung drug test sila? Kamusta yung drug test? I cannot disclose the results of the drug test. That's part of the forensic investigation. I am not at liberty to divulge any of the results of the forensic investigation. Because all of these are submitted to the investigating division, which is the death investigation division. So yung rate na ano na ba tanggal na dito sa listahan natin sa ano natin? It's too early to tell. Too early to tell. Kasi di ba kiniklaim nila lahat sila gay, almost lahat. I cannot say for now. It's too early to tell. Lahat ba gay talaga, sir? From the looks of it, gay? Maybe except for one? Yeah. I'm not very sure. I can only judge them from their cover. So they denied rape because of that, that lahat sila gay? I'm not privy to the contents of their statement. I don't know if it's in their statement. I have to go over yet their statements. Sir, pagkatapos ng drug test, questioning, wala na. Baka parang malayo sila. Nag-polygraph sila. Yes, as a matter of fact, wala naman sila dito. We're not taking anyone in custody. Okay. We're not taking anyone in custody. Pumupunta sila dito kasama yung kanilang lawyers, as we have assured them. We thank them for their cooperation. At ang lawyers din, we thank them for advising their clients to cooperate. And it is very much welcome in our investigation. Sir, gaano katagal yung process ng pagbigay ng statement nila, sir? It will take a couple of days, considering na medyo mahaba-haba yung mga statements. This will be reviewed and evaluated by a group of agents. Maybe a week, kasi titingnan nito yung ibang in relation to forensic investigation pieces of evidence. So itong si 13, masasabi na ba natin ngayong araw matatapos na rin siya sa lahat ng proseso? Hopefully, kung may schedule siya, remember nasa 3 to 4 hours yung isang polygraph. Hopefully, if he's scheduled, minsan kasi draining yung statement taking. So, depends on the schedule. And then the drug test. Pagkatapos ng drug test, questioning, wala na. Baka parang malayo sila. Nag-polygraph sila. Yes, as a matter of fact, wala naman sila dito. We're not taking anyone in custody. Okay. We're not taking anyone in custody. Pumupunta sila dito kasama yung kanilang lawyers, as we have assured them. We thank them for their cooperation. At ang lawyers din, we thank them for advising their clients to cooperate. And it is very much welcome in our investigation. Sir, gaano katagal yung process ng pagbigay ng mga statement nila, sir? It will take a couple of days, considering na medyo mahaba-haba yung mga statements. This will be reviewed and evaluated by a group of agents. May timetable lang ba, sir? Ilang weeks? Maybe a week. Kasi titingnan nito yung ibang in relation to forensic investigation pieces of evidence. So itong si 13, masasabi na ba natin ngayong araw matatapos na rin siya sa lahat ng proseso? Hopefully, kung may schedule siya, remember nasa 3 to 4 hours yung isang polygraph. Hopefully, if he's scheduled, minsan kasi draining yung statement taking. So, depends on the schedule and then the drug test. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.